Kailangan mo itong i-down utol, kailangan mong putulin, kailangan mong tapisin. Ha, kung umaapaw na. Sa pamamagitan talaga na huwag kang maging sunod-sunuran. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is payong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin mo ito kapag may iba siyang babae at para masaktan din siya. Okay? So which is, oras na paghihiganti. Well, anyway mga utol, once na nagluloko yung mga partner ninyo, di ba, hindi din talaga mawawala yung pagsisinungaling. Okay? Once na nagsisinungaling yung mga partner ninyo, ibig sabihin is may pagmamanipula, which is manipulation. Na manipulahin ka ng manipulahin, na kung minsan is babalik na rin ka pa. Na ikaw nga itong may nagawang kasalanan, ikaw nga itong may pagkukulang, ikaw nga itong nagloloko, na papaniwalain ka sa hindi mo naman nagawa, na hindi or wala namang katotohanan. Hinding-hindi na kasi ito mawawala utol sa taong nagloloko or sa taong may ginagawang kasalanan. Magsisinungaling at saka magsisinungaling talaga ito. Na papaniwalain ka na buong akala mo din ay totoo. So again, once na malaman mo na may iba na siyang babae, may iba siyang chinachat, may iba na siyang tinatagpo, o ramdam na ramdam mo talaga, lalong-lalo na kapag may matibay ka na ebidensya, ito mga utol, di ba naisabi ko kanina, na mamanipulahin ka lang nito, babalik na rin ka, and then wala ka ding makuha na tamang sagot or totoong kasagutan. Yes, kahit tatanungin mo pa siya, sino yung babae na ito? Ay ibang babae ka, no? Ang makukuha mo lang yung sagot dito is wala. Which is, uuto-utuin ka lang. Bilug-bilugin ka lang, utol. So ngayon, kapag ganito ang ginagawa ng partner mo, no, which is niloloko ka na niya, una sa lahat, utol, ha, wala kang ibang gagawin dito, kundi huwag pumasok sa comfort zone niya. Ang ibig kong sabihin dito sa pagmamanipula niya ay huwag na huwag kang maniwala. Dahil once na maniwala ka, isa na din po ito na pagpapahiwatig na pumapasok ka sa comfort zone niya. What I mean dito is magiging komportable siya eh. Kung naging sunod-sunuran ka. Once kasi na sinusunod mo lang or nakikinig ka din sa mga bawat sinasabi niya ay talagang mas lalong makokomportable yung partner mo. Now which is yung goal mo dito ay sana ma-realize niya na yung mga pinaggagawa niya ay may kamalian or mali yung mga pinaggagawa niya. So hinding-hindi mo siya mapaparealize once na binigyan mo siya hanang ikakomportable niya. Once na komportable kasi yung partner mo, na kahit alam mo na may nagawa siyang kasalanan, ay hinding-hindi po ito mabibigyan ng takot. Mas lalo pa itong mga abuso. Mas lalo niya pang ipupursigi din yung sa bagong babae niya. Kasi kahit alam mo na may iba na siyang babae, kahit huling-huli mo na, and then isang pang-uuto niya lang or pambibilog niya sa'yo ay naniwala ka naman. Kahit sabihin pa natin na, Kuya Kiko, hindi ako naniniwala sa kanya. Pero kapag nag-e-stay ka pa din ha, sa kanya, ay nagpapahiwatig din po ito na still nandyan ka pa din. So once na pinapakita mo na nandyan ka pa din utol para sa kanya, still mabibigyan mo pa din siya ng ikakomportable niya. Pumasok ka pa rin sa comfort zone niya. So sa lahat ng pagmamanipula sa pambibilog sa'yo, ay huwag na huwag ka talagang maniwala.
And then yung kasunod mo na gawin dito, utol, ay mag-pull away ka. Huwag kang sumunod sa kung ano yung gusto niyang sasabihin. Makipagtalik pa sa'yo? No. Kailangan mo talaga, utol, na umayaw muna. Kung ano yung gusto niyang mangyari na kailangan mong sundin, kailangan mo din itong ayawan. Huwag ka talagang pumasok sa kung ano yung mga kagustuhan niya. Huwag kang maging sunod-sunuran. Huwag kang oo ng oo, utol. Kailangan is marunong ka rin humindi o marunong ka din umayaw. Ipakita mo na hindi ka bulag. Dahil once na mararamdaman din ng partner mo na bulag ka dahil lang sa pagmamahalan, dahil sa sobrang mahal mo siya, ay mas lalo ka talagang aabusuhin nito. And then, isa po itong bagay kung bakit nakagawa siya ng pagluloko sa'yo dahil sa pagtrato mo din sa kanya. Dahil mas lalo mong pinalaki yung ulo niya. Sa pamamagitan lang din, like I said na rin dati, ha, sa mga kaunting pagkakamali niya, is hinahayaan mo lang hanggang sa lumaki ng lumaki. Dahil nababasa ito ng lalaki eh, na uy, okay lang sa kanya, okay lang sa kanya, kahit nakapagluko ako, is okay lang sa kanya. Yes. So that's the thing na nawawalan at nawawalan talaga siya ng takot sa'yo. Instead na may takot pa sana siya sa'yo dati. So kung minsan, utol, kaya masasabi din natin na sa umpisa lang yung pagmamahalan. Yes, sa umpisa lang naman ako minamahal niyan. And then kinatagalan is nawawala lang din naman, nag-fade out yung love niya. Kasi ah, kung minsan, yung pagmamahal talaga ng lalaki ay nandyan. Pero ito mga utol ah, minsan kasi is napapalitan ito ng pang-aabuso. Dahil din sa pagtrato na pinapakita mo sa kanya. Lalong-lalo na kapag ini-spoil mo siya. Yung tipong parang binibaby mo siya. Na yung tipong parang kapag mawala siya is parang hindi ka na makatagpo ng isang kagaya niya. Or nang masigit pa sa kanya. So once na pinaramdam mo ito sa partner mo, talagang maaabuso ka. Talagang magiging spoiled brat siya. Same thing na rin ito sa bata. Kapag in-spoiled mo, di ba? Iiyak kapag hindi mo nabigay yung gusto niya. So pareho lang din po yan, utol. Again, once na hindi mo na rin maibigay yung gusto niya, dahil ito na yung pinasanay mo sa kanya dati, hahanap-hanapin niya yon. Once na hindi mo maibigay, siya pa itong magagalit sa'yo. Mamanipulahin ka, tatakutin ka. So di ba hindi ka na makipagtalik? Yes, Kuya Kiko, kung gagawin ko yan kasi, baka magalit siya eh. Yes, talagang magagalit po yan dahil sinanay mo na siya eh. Nasa kung ano yung gusto niyang mangyari is binibigay mo din naman kaagad. So this time, utol, ay baguhin mo yung estilo mo. Kahit gaano pa siya kagalit, kahit anong pagmamanipula niya pa, kahit anong pananakot niya ha, nasasabihin pa sa'yo, ay dapat huwag kang maniwala. Huwag kang magpatinag, utol. Ha, ikaw ngayon yung may right dito na magalit. Ikaw nga dapat itong may right na huwag siyang pansinin dahil, di ba, nagloko siya sa'yo. Yes, mag-pull away ka, huwag kang bumigay o huwag mong ibigay yung mga kagustuhan niya, dumistansya ka muna, utol. Ha, yan lang po yung lagi ninyong tandaan. Yung word or yung sentence natin na huwag pumasok sa comfort zone niya. Once kasi na hindi ka pumasok sa comfort zone niya, is siya itong mabibigyan din ng takot. Na siya din itong masasaktan. Uy, teka lang. Parang hinahayaan lang ako ng girlfriend ko. Yes, makakaramdam din ito na parang naaapakan yung ego niya. Kaysa hahabul-habulin mo, utol. Kaysa magiging sunod-sunuran ka. Huwag mong palakihin ng palakihin. Ha, yung ego niya. Na mas ibuboost mo pa. Dahil talagang mawawalan ka ng silbi sa kanya balang araw. Kailangan mo itong i-down, utol. Kailangan mong putulin, kailangan mong tapisin. Ha, kung umaapaw na. Sa pamamagitan talaga na huwag kang maging sunod-sunuran. Ipakita mo na may halaga din yung sarili mo. Ipakita mo na hindi siya kahabol-habol. Ipakita mo na kaya mong mabuhay kahit mawala siya. Ipakita mo na okay lang sa'yo kahit mapunta siya sa iba. Ha, dahil ikaw itong nakakakilala kung anong ugali na meron siya.
Dahil kung siya ay isang manloloko, for sure, lulokohin at tulokohin niya rin yung bago niya. Ugali niya na yan, utol eh. Okay? Kasi hahabul-habulin mo pa. So yun ang puwasa na yung nakatulong talaga yung video na ito. And then ito, syempre, may shoutout naman tayo. Shoutout nga pala kay Bunso Martinez from Europe. Yes, shoutout sa iyo, madam. Maraming salamat. And then si Rosalie Pugal na palagi itong nanonood sa atin at saka palagi na rin itong nagpapa-shoutout. Madam Rosalie Pugal, shoutout sa iyo. At saka si MJ Parufil from Iloilo. Yes, kababayan. Or kasi mano ako ito ha. Mag-iisa lang or nag-iisa lang kaming na lugar dito sa Iloilo. And then sa mga taga Iloilo dyan, shoutout na rin sa inyong lahat dyan. Yun ha, MJ Parufil, maraming salamat. And then si Elise Villon, shoutout din sa iyo madam, maraming salamat din. So yun lang po mga utol, sa mga lahat ng manunood natin dyan, mga OFWs, at saka yung mga nandito na rin sa Pinas, maraming salamat din sa inyong lahat. Shoutout na rin sa inyong lahat dyan ha. So yun lang po mga utol, thank you ha, goodbye and God bless, and baboosh!